Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan at mga katropa. Ngayon po ay araw ng Sabado. At pag-araw po ng Sabado ay ako po ay walang trabaho, pahinga. At ako po ngayon ay nandito sa Palawig. Bulawon. Para dumalo sa pagpupulong. Ngayon eh, nandito ko sa silo ng nagpapahangin. Gusto ko lang malaman nyo na dapat ang tao ay nagtitiwala sa Diyos. Alam niyo yung kamatayan? Ano yun eh? Hindi natin maiiwasan yan eh. Lagi nating kasakasama yan. Kahit sa pagtulog, ay kasakasama natin yung kamatayan. Kaya nga mayroong mga tao na hindi na nagigising. Kaya hindi natin maiiwasan o matatakasan ang kamatayan. Kahit na marami ka pang bakuna, may first dose, second dose, kahit may booster ka pa, mamamatay ka pa rin. Dahil ang kamatayan ay kakambal na ng tao yan. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung meron tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sabi ng iba, hindi pa raw tapos yung gawain, kaya kinakailangan yung mga pastor ay magpabakuna. Bah, marunong pa sila sa Diyos. Ano, hindi alam ng Diyos yun? Na hindi pa tapos ang gawain? At sabi nila, hindi daw makalabas ng bahay. O, hindi ba napakarami naman ng mga strategy plan about evangelism? Di ba meron silang TV, ano tawag nito? Media ministry. Kung saan sa TV, nakakapangaral sila. Meron silang mga radio ministry. O, kailangan mo bang lumabas dyan? At saka yung higpit ng gobyerno, hindi naman inaabot ng isang taon yan ah. Matagal na nga yung dalawang linggo eh. At saka hindi ka pwedeng bawalang lumabas dahil mayroong batas na kalayaan pang tao. Eh, hindi ko nga malaman at maintindihan itong mga manggagawa eh. Laging sinasabi, mayroon daw libu-libong kaparaanan ang Diyos. Ang Diyos ay palaging gumagawa magpahanggang ngayon. Eh, ba't pala nagpabakuna? Isipin nyo nga mabuti. Kung ang Diyos ay nasinasamba mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ba't kailangan mo magpabakuna? Hindi ka ba kayang proteksyonan ng Diyos mo? Kaya minsan ako sa mga ngaralin na nawawalang gana makinig. Lalo na kapag sinasabi lang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay handang magprotekta para sa kanyang mga anak. Eh, protektado ka pala eh. Bakit ka magpabakuna? Pansinin nyo, merong dalawang aso. Yung isang aso, asong gala, walang nagmimiyari. Yung isang asong gala, yung isang aso, may nagmimiyari. Sino sa dalawang aso ang may protection? Yung asong gala o yung asong nagmimiyari? Kung yung aso na nga lang na may nagmimiyari, hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng pakialaman, hindi mo pwedeng katayin. Dahil may nagmimiyari. Ikaw pa kaya na pagmimiyari ng Diyos? Ikaw pa kaya na pagmimiyari ng Diyos? May makikialam sa'yo? Yan ang hirap sa mga maraming manggagawa eh. Puro salita lang eh. Puro salita lang. Hindi ko nga malaman eh kung yung mga pangangaral nila ng Ebanghelyo ay bunga ba ng paglilingkod sa Diyos o dahil lang sa kanilang profesyon. Alam mo yung profesyon? Kaya ka lang nagtatrabaho dahil sa iyong profesyon. Ikaw ay sumusweldo.
alam nyo, nakakalungkot isipin eh. Nakakalungkot isipin na hindi nakikita sa buhay bakit kailangan mong magpabakuna kung merong Diyos ka na promoprotekta sa'yo. Bakuna? Gawa yan ng tao eh. Yung COVID, gawa yan ng tao eh. Pagkatapos trial, within 2 years, sige nga, trials ang gamot. Sabi nila ito, sabi nila sa akin, pag ikaw daw ba na hospital, mag ikaw ba may sakit, hindi ka daw ba magpapa-hospital? Aba, ay may sakit ako, hindi magpapa-hospital ako, magpapa-doktor ako. Normal yun. Eh, ang tanong, may COVID ba ako? At bakit ako magpabakuna ng vaccine para sa COVID? Wala, di ba? Diba kalukuhan yun? O, pag nakagat ka ng aso, magpapabakuna ka automatic ng anti-rabies. O, pag nakagat ka na, napako ka na magaw yung paa mo, na titanos, magpapabakuna ka, anti-titanos. Eh, hindi ka naman natitanos. Hindi ka naman nakagat ng aso. Ba't ka magpapabakuna? Ganun din yun. Hindi ka naman, wala ka naman sakit na COVID. Ba't ka magpapabakuna? Ano ka, loko-loko? Sabi nga ni Duterte eh. Eh, mga tanga pala kayo, sabi niya, wala kayong mga COVID, nagpabakuna kayo. Oh, sabi ni Duterte yun ha. Oh, mag-isip-isip kayo. Inuuto tayo ng gobyerno, nagpapauto naman kayo. Ano sabi sa Bible? Maging matalino tayo. Tulad ng isang ahas. Aba, kaya ako nawawalan ng tiwala sa mga mangangaral eh. Hindi yata talaga paglilingkod sa Diyos eh. Kung hindi, dala lang ng propisyon nila eh. Na pinag-aralan nila, pinagsunugan ng kilay sa loob ng 10 taon. Kaya mahal lang sila sa kanila yun. Pero hindi ganun eh. Ang paglilingkod sa Diyos, kung pagkatid ng mabuting balita, wala yan sa taas ng pinag-aralan. Dahil yung mga alagad ni Jesus, walang mataas na pinag-aralan ng iba doon. May mga mangingisda, may mga kalpintero. Hindi isyo dyan yung mataas na pinag-aralan kung paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan. Kung hindi yung nasa puso na paglilingkod, hindi yung dalalang ng profesyon. Kaya hindi ako conforme na kaya sa mga magagawa na nagpabakuna, isod talaga ako eh. Alam mo na yung mga membro na nagpabakuna, ayaw mo na yun. Membro yun eh. Eh yung pastor na tinuturo na kailangan natin magpabakuna. O, tinuturo ng pastor na kailangan natin maglingkod, manampalataya sa Diyos. O, kung totoo na mayroong Diyos na promoprotekta, hindi mo kailangan ng bakuna. Salamat po.